highly exalted him, and given him a name which is above every name. That at the name Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Sabay-sabay po. And not every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ulitin ko lang po sa verse 2, sabi diyan, fulfill ye my joy that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Now let's pray. Lord, maraming salamat sa hapong itong muli. Salamat sa aming mga activities sa for the past week, Panginoon, sa from the soul winning, and then ayos, Lord, sa extension, and then maraming bagay po, Panginoon, pag-aaral namin, online Bible study, kung ano man yan, Panginoon, I pray na as we start again this new week, Panginoon, I pray na kayo po lagi ang magagabay sa amin. Maraming salamat sa mga bagong developments and successes, Panginoon, victory. I pray ng bawat isa ay magtitiwala lamang sa inyo, Lord, na patuloy. Mahalin yung salita, yung gawain. Maraming salamat po sa kapabaptize, Panginoon, next week. Hindi po sila mapagilan, Panginoon. Sila po ipapatuloy. Ganun din po, Lord, mga panalangin namin kanina. Especially mga tao na kailangan namin follow up, Panginoon. Hindi po, Lord, sa mga kailangan i-fund din po, Lord. Ito yung bawat isa. Yung lang po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, hindi ko alam ba't ako inihingal. Okay, tuloy po natin ang kanina. Title po nito ay One Accord. Okay, so part 2 na to. Subtitle, Achieving Harmony in the Church. Para magkaroon tayong harmony. Okay? Iba sa atin, sino mahilig kumanta dito? Wala. Lahat. Dapat lahat. Pero, ano na ba kayo nang nakarinig ba kayo ng tinatawag nilang sintonado? Ha? Taas ka, Mai. Sino nakarinig ka na? Sino? Ano? Sa daan. Hindi po sa The Crush. Hindi ko alam yun. Ano yun? Ha? Contest. Sa kapitbahay nyo lang, di ba? Pag may birthday. Nag-joke, hindi mo alam. Napahano kaya yun? Palang makakanta lang. So, nabanggit natin kanina yung choir, maganda pong pakinggan pag nagkakaisa. Kahit may iba, mababa boats, mataas. Pag inayo sila, nagsumunod naman sila sa kanilang choir director. Practice ng practice. Ang gandang pakinggan. Amen? So, malaking nagagawa siyempre ng talent din. May talent din iba, mabilis matuto. Ang ganda yung boses. Pero, actually talaga nakukuha sa practice. Amen? Willing kayo na, minsan, tagal niyan eh. So, gagawin din natin yan. May time na naman tayo. Inakapos tayo, you know? Pero okay na rin yan. Actually, mas masaya ako na involved tayo sa all willing tsaka sa, kailan kaya mangyayari yun? Nag-uuso na yung teleport sana, no? May tayong teleport sa JJX. Isang ganun lang. Hindi mangyayari yun. Anyway. So, yan. So, kaya pwede mong imagine yun, yung illustration natin sa harmony sa choir. Kaya may narinig kayong ganun. Sintonado. Umayos ka nga. Umayos naman. Naalala ko sa choir kasi namin, yung mga medyo may edad na, minsan ang hirap ng turuan. Kaya pinapabayaan na namin. So tatin, ang choir, ang ano lang naman yan, ang goal niya is makawit na maayos sa atin, mas importante. May nabanggit natin kanina umaga. Yan ay yung three reasons why we should have harmony. Dapat ma-achieve ang harmony sa church. Siyempre, maraming benefit yan, like joy, comfort, love, fellowship, maayos na fellowship. Okay, so again, sabi ko lang sa inyo nung, kaya ako ito yung aning topic ngayon, kasi nga may nakikita ako na potential problem ba, na yung iba, mahilig bang asar, hindi nyo ako matatalo dyan, alam ko yan nung ako'y bata, nasanay ako dyan, alam ko paano asarin yung tao, pero ang di ko naintindihan at di ko agad na pag-aralan,
At wala namang nagsabi sa akin kung bakit ba... Ba't ba ako nang-aasar, di ba? So, nung napagtanto ko na masama pala yun, wala namang mabuting dinudulot yun, ba't ka pagpapatuloy pa, di ba? At knowing na ang ibang tao minsan ay nagtatanim ng sama ng loob yan eh. O bakit mo ilalagay yung posisyon mo sa ganung kalagayan na maraming asal sa'yo, di ba? So, wag. Kung matalino ka, wag. Yung iba, okay naman. Yung iba naman, gusto i-please lahat. Hindi rin naman tayo ganun. Pero, hanggat maaari kung wala naman dahilan para mag-asal ka, ba't ka mga asal? Amen? So, pag nang-asal po ako, laging may mas malalim na ano yun. Dahilan, ha? Okay, dito wala na ngayon mga ano, no? Kasi inaasal natin yung mga may kulay, di ba? Hindi pa matinding ano yung kasalanan yun, di ba? Ano lang yun, eh. Pero minsan doon nag-uumpisa yun, gusto mong maging iba ka sa iba. Bakit? Ang tanong. Okay, kung gusto mong maging iba sa iba, ito, basahin mo to. Kabisado ka ng dalawang chapter, kakaiba ka nun. Pero hindi, kaya maganda kaya dapat lahat tayo para hindi maging, ano, kakaiba sa atin yun. Kasi dapat yun talaga ginagawa natin. Amen? So yan, yung mga bakla nga, ginagawa, ninonormalize nila this month, di ba? Ninonormalize nila yan, kaya nakakasal minsan. At kaya, inaano din natin yung boses natin dyan. Kasi kawawa naman yung iba, pag konti lang yung lumalaban dyan. Kaya, pwede ko bang asahan kayo doon? Oo, kasi hayaan mo nyo marinig yung ano nyo, boses nyo na eh, ginagawa nila, parang ninonormalize nga nila. At yun nga, pati yung mga pelikula, kasi yung Disney po, bakla yan eh. Ang dami nilang pera ngayon. So, kalahat ng pelikula nila, nilalagyan nila lang ganun. So, salamat, lumalaban pa rin. Ito pong abortion law na ano, ang balita ko dyan, yung mga justices ngayon, medyo mas maraming ang conservative. So, sana. Kasi whatever happens sa United States talaga, hindi natin masabi na hindi tayo affected. Amen? Sana maganda yung turnout doon. So, lumalaban naman si mga Kristiyano doon eh. Sana tayo din dito. So, ba't ba tayo napunta doon? Yeah, para ma-achieve natin yung ating so yan, ang harmony, ang result niyan sa atin, especially sa church, maayos ang ating fellowship, hindi ka ilag sa mga kapatid kasi may harmony nga. And then maturity and holiness, number 2, and then number 3, ultimately yung binasa nating huli, ang Diyos ay may tataas. So masaya ang Diyos, parang isang tatay, di ba tay? Pag nag-aaway yung mga anak mo, masaya ka ba? Parang sakit sa ulo kasi pinakain ko kayo lahat, mahal ko kayo lahat, tapos nakita mo lang nag-aaway sila. So, gusto ng tatay nyo, nanay nyo, maayos kayo, di ba? So, ganun din sa church. Hindi yung sa church pa kayo magkakasiraan. Tapos sa church pa kayo, magpupunta na naman ako sa church, ayoko na pumunta dyan, makikita ko na naman si ganyan eh. Di ba, pangit? So ngayon, sa second part, tingnan naman natin yung how, paano ito, the same chapter, and dito po yung mga ways, eh, no? Kaya sabi number 1, sabi niya sa 2, fulfill ye my joy, that ye be like-minded. O alam na, di ba? Paano dati ma-achieve yung harmony? Number 1, sabi dyan, having the same love, being one of one accord and one mind. So dalawang beses nabanggit yung mind. So ano ba yun? Kaya number 1, mind the same things. Yun nga, yung ating title, one accord. Ibig sabihin, gusto ko maraming maligtas, as si pastor ganun, eh, yun ang goal ng church talaga. Eh, ganun din ako. Huwag ka nang, gusto ko lang, ano, mapansin ako. Tama ba yun? Kaya kakanta ako dyan, ha? Basta, special number. Okay naman yun kung maayos din. Kaso, yung iba, goal talaga pag birthday, pag maayos ito, pag may pagyayabang, yung testimony mabalis. Kasi itinaas yung sarili, tapos, pag uwi ng mga tao, galing talaga ni kapatid. Ikaw na yung naitaas. So, so, utak natin dapat pare-pareho. Isa lang ang direksyon. Amen. No? Ganun kasimple. Eh, paano yung pastor? Iba-iba utak natin. Eh, pwede mong align yan. Okay? Kung may mga individual takbo naman utak namin, individual goals tayo, hindi na masama yan. Pero kung lahat tayo naka-align sa kalooban ng Diyos, yung topic natin sa Sunday School, di ba? Eh, di mag-a-align-align din yan. For example, yan, sige na, si Jana, gusto mag-doktor, di ba? Mahirap yan sa schedule. At least, pwede makatulong yan sa ibang bagay. Ganun po yung doktora, Jana na siya.
nako, pastor, hindi na ako pwedeng, ano, sa ibang, ano, programa natin. So, pwedeng, kung di siya makasama, ibang paraan na lang siya tutulong. Mga ganun ba? Huwag naman puro prayer na lang, ha? mga doktor, walang time yan, pero mapera yan, di ba? Pwedeng, ano, kumulong yun. Ano pa? So, maraming paraan. Ano pa? Kunwari, sa politika, kunwari ba sa inyo, baka Marcos, iba, baka Kino. Anong gagawin ng church nun? Ha? So, pwede naman kayo mag-meet eh. Kaya ako, sabi siya, hindi na ako mag-boto eh. Kasi si pastor, ang style naman ni pastor, hindi niya sinasabi daw in advance. So, kasi parang yun na pag-usapan ng pastor. Kasi nakakahati rin talaga yun. So, ginagawa ni pastor. Pag nakaboto na siya, saka niya sabihin, mga ganun. Pero kaya ako, hindi na ako maboto talaga. Kasi, hindi na ako believe dyan eh. Kaya nga, nakita ko yung decision na yan. Hindi naman ginawa ng politiko yun eh, yung sa US. Talagang pinaglaban nila yung mga churches ang lumaban dun. Ganun po yan. Tsaka ngayon, medyo hindi lang nasasabihin sa media, pero kahit siyang COVID na yan, mga Kristiyano po lumalaban dyan. Hindi nyo alam. Karamihan ng mga kaano ko doon. Hindi lahat eh. Pero marami talaga. Alam nila kasi yung plano ng Antichrist. Tsaka paano siya. Sabi nga ni Kuya Jun eh. Alam niya rin eh. Karamihan talaga. Kitang-kita mo lang. Hindi mo kailangan maging expert. Diba bad? Para makita mo na yun din ang gagamitin sa 666. Ba't ka nila kukontrolin? Isang bagay na hindi mo nga gusto. Kung concern ka sa kalusugan ko, edi bigyan mo ako ng vitamins, yung nga sinasabi ng mga ano eh. Hindi eh. Hindi naman libre vitamins. Oh. Yung sigarilyo, legal pa rin. Diba? So, hindi sila after, ano, kalusugan natin. So, ngayon, hindi ka concerned sa kalusugan ko, just leave me alone. So, yan yan. So, ngayon, lumalaban yung mga Kristiyano, sana, kaya dapat alam nyo yan eh. Nakakalungkot lang, yung pastor, nag-give up eh. They drop the ball, ika nga. Ayoko na, hindi ako makakapag-mall eh. Yun lang. Anyway, so isa lang utak natin, number one, number two. Dadali lang to. Pero pag-usapan natin ha. Love us brethren, sinabi rin dyan. So katulad ng mga Aquino ka, Marcos ako, ibang ko sa inyo. Pero still, sabi natin talagang loyalista ka. Kung taga ano ko eh, saan ba yung mga Aquino? Tarlac ba yan? Sa mga, ano, Ilocos, no? Duterte, Davao. E di kayo mag-meet. Wala namang, kailangan lang namang gawin ng gobyerno yan. Sana nga, bumaba ang tax, hindi naman nangyayari. At least, ginagawa nila yung dapat nilang gawin. Yun na yun. Hindi natin kailangan pagtalunan pa yun. Lalo sa church. Amen? Kasi dito ng ano natin, ang focus ng buhay natin. Focus ng buhay natin sa eternity. Hindi yung may pagtalo tayo ng ano lang, termino lang ni ganyan. Amen? So, mahalin mo siya. For example, mayroon siyang kahinaan, mahina utak, di turuan mo kung kaya mo, kung hindi, pabayaan mo siya. Kaya yung mga anak ko rin, minsan, nagkakainitin din niya kasi nag-aasaran. Okay, hindi mo kaya siyang, ano, pabayaan mo na lang. Hindi ka nang magulang. So, hindi, ang kapatid, di pwedeng mamalo sa kapatid, ha? Magulang lang. So, tandaan niyo po yan. Pag mahal mo isa't isa, sabi sa Bible, love is the fulfilling of the law. So, kung mahal mo yung kapatid, hindi mo na kailangan nga ng batas. Kung mahal mo. And then, yun. So, and then, ito, actually, dito gusto mag-focus eh. Sabi sa verse 3, pakibasa niyo nga, mga young people, ready, go. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind, okay, paano tayo magkakaroon ng harmony sa church? So, number one, mind the same things. Yung goal natin, doon ka nakatutok lang. Ito yung dapat natin gawin. Doon lang tayo mag-focus. Pangalawa, mahalin mo. Huwag mong baliwala sila sa'yo. Wala akong pakialam kung nagka... ano bang ano? Gusto winning sila ako, hindi. Kaya may mga mahirap yung ginagawa. Ayan, papala. Papala siyang isa. Ikaw, nagka-tablet ka lang sa ano. Bagay, mga bata, okay lang yun.
Ganun, laki ng katawan mo, tapos yung kasama mo nagpapala, tapos ikaw. Huwag ganun. So, walang mahalin mo yung kapatid mo. Then, sabi dyan, let nothing be done through strife. Ano yung strife? Pag-aaway-aaway. Eh, magaling ako. Mas magaling ako sa'yo. Ah, ganito gawin natin para maasar siya. Vainglory. Ito yung parang yabang din to. Ibig sabihin, parang gusto mong ikaw yung may taas, pero wala nang mga kwenta-kwentang bagay. Okay? Mas maganda ako sa'yo. Mas mahaba hair ko. Mga ganun ba? Ano ba mga pinagtatalunan nyo? Mga young people. Akin yung ano, bagong gitara. Galing ako sa ukulele. So, huwag kayong mag-away-away. Pag nakikita mo nang papunta na sa awayan, ano gagawin mo? Isipin mo na dahil, parang may something strong dito. Ngayon, hindi, pangit din naman yung wala ka na sinusubukan. Lagi nakaganyan ka na lang. Pangit naman yun. Pero pag nakikita mo, mag-away na, okay? Tulad sa pag-build ng tower, gano'n. Ngayon palang ma-experience kasi natin dito. So, wag na. Okay? Pero anong kabaligtaran nun? Eh, paano nga? Iwasan mo yung infighting. Oh, number 3, avoid infightings. Okay? Especially yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Alam nyo naman siguro yung mga walang kakwenta-kwentang bagay. Binanggit kanina yung ating pinaka-goal, main goal. Pag walang kinalaman dun, yung bagay na yan, so may pag-away ka pa, walang kwenta yan. Amen? Para pagalingan, patalinuhan. Isipin nyo kahit ano yan. Gamitin nyo na lang soul winning yan. Matalino ka. So, kanina may nagtanong sa akin, naalala nga ako. Kasi nagpa-ano ako ng ano yun. Gusto ko rin kasing makita nung iba yung, alam nyo, medyo stick tayo sa doctrine, di ba? So, pinareview ko yung ating ano tracks. So, naalala niya lang. Sabi niya, oh, pastor, ang ganda pala nito. Kaso may mali. Grammar lang naman, mali. Yung Tagalog. Kaya, natutuwa ako kasi, sana ganun tayo ka ano, sigasig sa doktrina. Kaya yung pag yung soul winning ka, makikita mo pag inaaral mo bakit yung ibang tao hirap na hirap minsan na maligtas, lalo pag active yan sa dating daan. Ako, napakahirap yan. Kaya naman, kaso mahirap. So ganun katindi kasi yung panluloko na naginawa sa kanila. Okay, iglesia naman alam ano man yan. So, pero kung yun, doon mo gamitin yung talino mo. Okay? Pero di mo pwedeng competition yung paramihan ng soul winning, ha? Parang kahapon. Ang bala ko talaga kahapon lang, pakinggal lang kayo. Yun lang. Kasi nga, may nag-deliver pa dito ng ano. Dahil ko kinakausap, pati siya, ano, nag-hangin ng follow-up. Kaya, papakinggan ko lang sana kayo, no? So, walang paramihan na soul win, ha? Ha? Kasi di mo nga alam kung sino yung matchechempo, ano ba yung hard case, o yung walang ganun. Pasipagan yan. Eh, yung competition ba, pastor, yung ano, paramihan ng memory verse? Competition ba yon? Hindi dapat. Kasi ba, medyo mahina talaga, pero... Pero maganda yan, tay. Maganda yun. Anyway, makikita mo yan sa amin, di ba? Pag every, ano, masaya yung ganun eh. Eh, nasa aking, ano dyan, ang dami na eh. Si Ma'am Joan, inanong mo rin, kinompile niya rin yung lahat. Nalagay niyo ba sa Excel? Word lang. Ayos ah. Kasi maganda rin para ma-search natin kung ano yung mga, ano na, na-accomplish natin. Iba, nakakalimutan pa eh. Okay, so, saan lang ba tayo pwede mag-compete? Sa Bible quiz, competition. Katuwaan nga lang natin yan eh. Kasi may pinita ka mag-aral, di ba? Ngayon, pati yung mga inaral natin dati, naaalala ko pa eh. Natapos ko lang ng, ano eh, Exodus. Naaalala ko yung mga pinag-aralan. Tindi, no? So, number one, mind the same things, love the brethren, avoid infightings. Number four, very practical lang, sabi dito. Bakit, para tayo magkakaisa? Sabi dyan, but in loneliness of mind, let each esteem other better than themselves. Sa Tagalog daw, pag sinabing lowliness of mind, yun nga, yung patalinuhan, wala sa iyo yan.
Kung talagang matalino ka, makikita naman yun, anong bang kailangan mo, ano, ibida. So, maging mababa yung, ano mo, ano yung lowliness of mind. Ibig sabihin lang, humble, okay? Let each esteem other better than this. Ibig sabihin, yung ibang makikita mo yung mga mayabang, lahat sa kanya, mali, lahat, may pintas dito, ito, malaki ilong, ito, ano, ito, yan, sino pa? Sige, hanapan ko kay lahat. Yung mga pastor, ganun din. No, ano naman sabi mo kay pastor, ganyan, ay, ganito yung kasiraan yan. Ito kasi. Yung sa atin, hinahanapan yung mga kulto, amen? Para mawarningan yung mga tao at hindi kayo mag-follow doon. Kasi baka sabihin nyo, marami sa inyo, marami sa mga Baptist, nagko-quote pa kay Billy Graham. Okay? So, hindi maayos yan. So, kailangan mawarningan kayo. So, may mag-ginawa mang mabuti yan, eh, Panginoon na lang bigyan mo ng kapurian. Amen? Hindi mo kailangang, ano, lalo yung mga ganong tao na malaking compromise. Okay, bilisan ko lang, ngayon bang ginawa nung kasi, ano yun, may kaibigang pari yun. Matalino po yung mga yan. Kaya ang ginagawa ni Billy Graham, kahit maraming nakikinig sa kanya, pag tumanggap daw sa Panginoon, papatanggapin, kaso repent of your sin yun eh. Pag tumanggap kayo, o sige, Catholic ka, o magpakabuting Catholic ka, ganun yun. Eh, yung iba hindi alam yun. Hindi ko alam bakit. Kasi nga, quote lang ng quote yan. Magko-quote kay Billy Graham. Ay, maganda naman talaga yung sinabi. Eh, pero hindi mo alam, nilalapit mo sila kay Billy Graham. Eh, kung ano yan, mapakinggan mo nga yung mga preaching ni Billy Graham. Tapos na, gano'n kay Spurgeon, gano'n din, mga Calvinist na yan. Diyan, mahilig yan eh. So, tayo napunta kay Billy Graham. Ayan, yung mga pastor. So, hindi ibig sabihin na binabanggit ako dito. Hindi lahat pinapangalanan natin. Yung mga talagang delikadong tao lang. Okay? So, kaya number four natin, practice humility. Napakadali, no? So, ganyan din. Kung may kaaway kayo, ano sa palagay mo? Humble ka ba? Kung may kaaway ka. Hindi, ganyan yung tower. Dapat ganyan. Humble ka ba pag ganun? Hindi, kaso nga, kailangan ganito. Alam ko, ganyan eh. So, hindi madali po eh. Naamin ko, hindi madali yan. Ano yan? Group dynamics yan eh. Eh, hindi naman tayo masyado nakapaghanda, di ba? Hindi naman natin hinati na, ano bang strength mo? Ano bang grade mo sa science? So, dito ka. Hindi naman tayo ganun. So, pero still, pwede mong i-practice yan. Isa mga pwede mong gawin, may nagko-conflict kayo ng ideas, ano? Hayaan mo muna yung sa kanya, maliwanag ka. Yung mayayabang po, hindi na gusto makinig kahit mo sa doktrina, ganito ang practice niya, no? Natanungin ka. Ano mo, paano mo nasabing ganyan? Eh kasi po, hindi ganyan. Hindi ka pa nga sumasagot eh. Iwasan niyo po yun, ha? Pag hindi mo na pinapakinggan, yung isang tao, masabihin mo sa kanya na. Pero may nagsabi sa akin, ano, nagbitaw ng salita, after nito, hindi tayo mag-uusap, ha? Ha? So, yung sabihin, parang gusto nyo, ikaw yung huling salita. Huling halakhak, ikaw. Bakit? Kung katotohanan na pinag-uusapan natin, hindi dapat ganun, di ba? Hanggat hindi natin nauungkat yung ano yung totoo, okay, nare-resolve yung ano yung totoo, at napapalabasan yung ano yung totoo, ba tayo hinto ngayon? Kung may busy ka, hindi ako niniwalang ganun. Pag importanteng bagay, hindi yan inihintuan. Kaya nakwento ko sa inyo isang pastor na gano'n, di ba? Sabi niya, wala tayong pag-usapang doktrina dito. Basta mag-play lang tayo. Sabi ko, patay. Wala na. So, naintindihan niyo ba? Iwasan niyo yung mga prideful attitudes na gano'n. By the way, pati yan, iniiba nila yung ano, definition ng prideful. Pag ano sa mga bakla, di ba? Kung binabanggit yan, kasi nga, epidemic na tayo eh. Ibig sabihin, malala na yung kalaban natin, sila na yung matapang eh. Okay? So, ano bang ginagawa madalas ang style niya mga yan? Ikaw pa yung papalabasing, ano, biktima pa sila, tapos ikaw yung aggressor, ikaw yung masama. So, binabago nila yung definition ng pride. Anong mangyayari sa'yo pag hindi ka marunong, no? Hindi ka daw humble, ganyan. So, ingat din kayo doon sa ganun. Pero pag malinaw na ikaw yung hindi nakikinig, hindi nakipag-usap na maayos, baka ikaw yung hambog. Okay? Iwasan natin yun. So, medyo very basic lang to. Kung gusto natin magkaroon ng harmony sa church, may sinasabi siya, pakinggan mo muna, intindihin mo muna, bago ka sumagot.
Kasi pag sumagot ka pa, hindi mo narinig, magiging totoo sa'yo yung sinasabi sa Bible. Diba? Na hindi mo pa pinakinggan. He that answered a matter before he heareth it. Ang sabi doon? Alimutan ko tuloy. Answer. It is folly yata and shame unto him. Boom! Wala. Ayan. He that answered the matter before he heareth it, it is folly and shame unto him. So, tama, no? Sabihin, kalokohan yan. Pakinggan mo, paano ka makakasagot ng maayos kung di mo nga siya pinakinggan? Okay, so very ano yan, malinaw na indicator na mayabang yung kausap mo, ikaw. Kung di mo na siya pinapasagot. Huwag ka sumagot. Ako lang pakinggan mo. Ganon. So walang maayos na... Walang harmony sa church pag ganyan. Eh, pastor, paano nga yan? Kasi huwag natin pag-usapan yan. Kasi kakaroon division eh. Ganon yung ginagawa ng karamihan. Huwag natin pag-usapan yan. Nabanggit nyo nga sa inyo yung sama namin. Ganon. Natin pag-usapan basta yung mga hot topics. Eh, paano mare-resolve yun? Wala. Eh, importante pa naman. Matters of the faith, salvation. Tapos hindi natin pag-uusapan. Mali. Pag-usapan natin na may kababaan loob. Amen? Pwede na dapat talaga ganun. Ngayon, dinidemonize nila yan. Pero, so yun, avoid infighting, so practice humility. And then, paano sabi kanina? Yung esteem others, ibig sabihin dapat, ang tingin mo sa sarili mo, yung tama lang, okay? Kahit pa, kunwari, walang pinag-aralan to eh, pero may utak yan. Okay? So, ibigay mo at least sa kanya yung honor na meron siya dapat. Na nag-iisip din siya, pakinggan mo. At magugulat kang actually, pag nagsorbihin kami, ganun napansin ko, kahit ang simpleng tao yan, bakit ito nakakapag-communicate sa ganitong topic at itong isa hindi? Kasi yung mga spiritual things, ano to, basic to sa mga tao. Hindi naman yung kailangan mong maging, katulad sa bakuna, laging ano lang sa atin, doktor ka ba? Bakit ano? Sabi ng expert, safe yan eh. May kilala ako, namatay eh. Kailangan mong maging eksperto para, ako, tapos yun yan, kaya napigo na ako, nabagkwento ko sa inyo, may kilala ako, mabait na tao naman yun. Asa taga-gobyerno. Sabi ko, may kilala kami, direct pa nung time na yun, pero ngayon, marami na akong kilala. Pero nung time na yun, may kilala ako, mga tatlong tao na matay, kwento lang. Pero totoo naman, ba't naman ululukuhin nun? Sabi ba naman, totoo ba yan? Huwag kayong maniniwala muna dyan. Eh kung ano, huwag sampa kayo ng kaso doon. Sabi ba naman sa akin ganun? O bakit yung sinasabing hindi safe to? Magsampa muna yung kaso. Ha? Tapos ano, hintayin kong ano, tapos ako mag-date. Eh, nagpumirma na nga ng waiver eh. Hindi man nanalo yun. Kung manalo man, pwede pa rin daw, sabi ng ibang attorney. Pero, hindi ganun kadali. Kaya napikon ako eh. Ang tayo napunta doon. So, esteem others better than yourself. Sabihin, at least, ang tawag nila sa English yan is give him the benefit of the doubt ba. Kung mukha siyang walang alam, magpalagay mo lang na baka meron naman, kaya nga papakinggan mo. Okay? Huwag mo laging ikaw yung mataas. So pag lahat kayo mataas, matalino, walang harmony dun. Mandang muli, yun. Away-away yun. Wala tayong ma-accomplish. Kaya tama rin yung naalala ko yung judgment ng pastor sa isang kapatid dun sa amin. Hindi ko makakalimutan yan, lagi niya sinasabi yun eh. Yung basahin niyo dito, matalino nga, ganyan-ganyan, tapos hindi naman makipag-isa, ganyan. Isip-isip ko lang, eh, kilala ko rin yung mabait naman, palagi ko. Noong time na yon. So, ayun ko, hindi naman ako pasto, di ba ala lang. Mga ilang taon na nagkaalaman, gano'n lang, ha. Eh, tapos, yun nga, kasi naging ano rin ako, naging leader din ng mga adult, nakita ko yung ugali. Na walang kabagay-bagay, ginagawang bagay, nag-games lang kami, ha. Tine-technical pa yung isa kasi ito yung rule. Bagong ano, alam mo yun, may mga bago tayo, mga leader na ginugroom, di ba? O, ika, subukan mo, magpa-games ka, dyan na de-develop minsan yung iba, magpa-games lang, di ba? Magpa-games ka lang. Tine-technical pa naman, hindi dapat ganyan yung rules natin. Hambi ko, pambi. Gusto lang. Bandang huli, ilang taon nun. Hindi ko makakalimutan yun. Nag-manifest. Nag-manifest sa buhay nilang pamilya na ganun nga. Bandang ulit, nawala sa church. Ano ko, tama nga si pastor. Nararamdaman niya eh.
So, nakakalungkot. So, anong kabaligtaran nun? Esteem mo, bayaan mo siya kahit walang pinag-aral. Simpleng games lang yan. Huwag mong technicalin. Amen? Pag napag-usapan dito, ay ako, ano ako, ganyan, graduate ako ng ganyan. Ikaw, ano ka ba? Iwasan niyo yun. Amen? Walang kinalaman yun sa gawain. Gamitin mo na lang yan sa paano ka matulong. Amen? Humility, practice humility, esteem others, yun ang magkabaligtaran eh. Or, pag mayabang ka, hindi mo i-esteem yung iba, esteem mo sarili mo. So, gawin mo, baliktad. Itaas mo yung iba. Amen? Hanapan mo yung maganda sa kanya, and then, yun ang, doon ka mag-focus. Hindi ko sinabing bulag ka doon sa kalokohan niya. Hindi ko sinabing ganun. Sinasabi ko lang, yung maganda sa kanya, kung saan siya magaling, doon ka mag-highlight. Ginagawa namin yan kung nag-observe ka. Gayahin mo lang, okay yan. Then, second to the last, sabi sa dito sa four, sabi, let not every man on his own things, sorry, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Anong yung sabihin? No? Sa unang ano, hindi mo maintindihan kung ano yung sinasabi niya, di ba? Pero, ibig sabihin, tingnan mo rin daw yung bagay ng iba. Anong yung sabihin nun? Kaya ang point ko na dyan is check on others' actual situation. For example, yung ibang, nasabi ko nga sa inyo, yung ibang kapatid natin, mahina. Nasaan na si Rin? Hindi na kayong dalawa. Dito nga kayo. Yung makita eh. Kunwari, mahina yung isa. Kunwari, ano? Mahina. Tulad nila kausap namin kahapon. Ano eh, ang bagal eh. So, alamin mo muna kung bakit. Diba? Para, hindi mo siya, ano, bagal mo nang mag-isip. Parang ganun. Hindi mo gaganunin. Ano pa? Lagi ka naman late eh. Eh, talagang laging late. Yung pala, bago siya pumunta sa church, maglalaba pa siya, magluluto, nagpapaalam pa, hanggang tabaho pa, tatawid pa ng tatlong bundok. Tapos, intindihin mo, yung sabi po dito, alamin mo bakit ba ganun? Menting na mo rin yung sitwasyon niya. Okay? So, kung pagdinig na mo yung sitwasyon niya, ay yun niya, tatlong bundok pa pala yung tinatanong, pero at least nakaabot, kunwari, 8:30 tayo, nakaabot pa siya ng 8:40. Tapos ikaw, isang dura lang dyan. E di, ano ka? 8:35 ka. Oh, na ako sa'yo, ha? Eh, dyan ka lang, eh. Isang dura lang, dyan ka na, eh. Diba, Christian? So, tingnan mo yung, ang mangyayari, ahanga ka pa sa kanya, diba? Na-late siya ng 20 minutes. Ano ba, 10 minutes ang sabi ko nina? 8:40. Hindi ka, wow, eh, wow. Galing ka pala ng Lagundi, nag-ano ka pa. Mangka ka pa para makapunta ng church. So, hahanga ka pa. Yan po, isa sa mga technique, amen, para magkaroon ng harmony, tingnan mo rin yung kondisyon, sitwasyon ng kapatid, amen? Ganon. Ay, ako, nagbigay ako, nag-donate nito, ikaw, ano dinonate mo? Mga ganon eh. Ako nag-donate ng sasakyan, tatlo, ikaw. Ako nag-donate ng upuan. Yung pala, may kahirapan yung tao. Oh. Alam niyo na yun, yung kwento sa, di ba, yung 2 cents, or 2 mites, 2 penny, sa mahirap. Okay, so, tandaan niyo yun. Look, check on others' access. Tapusin na natin to, 7. Makibasa po. Ay, hindi. Actually, yung point number 3 natin kanina sa why, ganito din po yung mga verses natin. So, sinong tinas dito? Si Jesus, di ba? Kaya point number 7, bago mayroon pa tayong extra points. Always focus on how the Lord Jesus instructed us how to achieve harmony. Okay? Pag binasa mo kasi dito yan, nag-example si Jesus, siya yung nahihirapan, siya yung... Hindi din siya, hindi naman siya sobrang humble na yun. Ako si Jesus, ha? Hindi, di ba may mga time naman tapang niya, eh. So, kasi sabi dito, who being in the form of God thought it not robbery to be equal with God. Okay, so pagkailangan talaga yung tapang, so ganun din dapat tayo. Hindi yung mali na siya, kunwari, ang magandang ano, station. Sa kahit anong ginagawa, soul winning. Okay, nakita mo yung
Ngayon, nakita ko nga si Chelsea kahapon. Nahihirapan na. Tuloy mo lang yan! Ba't hindi ako patanggapin? Patanggapin mo yan. Hindi ko nakita. Yung pala, kakaiba yung kausap niya, no? So, pag tinignan niyo po yung halimbawa ni Jesus, ano po ito? Balance siya. So, pag kailangan maging humble, humble, kaya sinasabi dito, a servant, eh, Diyos siya, bakit siya naging servant? Hinayaan niyo, kasi kailangan niyang gawin, dapat niyang gawin, at in line with that, okay, at kasama nun, nung pagligtas sa atin, kailangan niyang mag-undergo sa ganito nga, magkatawang tao, at hayaan yung kanyang sarili na hiyain at pahiyain, bandang huli, patayin. Amen? So yun ang pinaka ano natin actually po, ang pinaka example natin lagi naman sa Bible si Jesus. So pag yung ginagawa mo ay hindi nakakadagdag sa harmony ng church, alam mo mali na yan. Amen. Tingnan mo lagi ano bang ginawa ng Panginoong Jesus. Diba? Kailangan magpakamol, humble, kailangan maging firm. Firm siya. Na doktrina, matapang, pagkailangan ano lang, malumanay lang. So yun na po yun. So tapusin natin sa amin dalawang tao kasi dito ng ano, yung isa hindi niya panabasa kasi nga hindi siya sikat eh. Epaphroditus. Pero actually sa iba sikat 'yan. Matandaan niyo na 'yan ha. Pag nagkaanak ka, magandang pangalan 'yan. Epaphroditus. Haba, no? So pero si Titus muna, okay? Dalawa kasi 'yan eh, dalawa. By the way, negative muna anong kalaban natin sa harmony ng church. Merong binanggit na negative dito eh, no, kay Timothy. Yung kabaligtaran ni Timothy, kaya sabi dyan, no? For all seek their own, not the things which are Jesus Christ. Yan ang kalaban ng harmony. Iniisip mo lang, sarili mo. Amen? Ba't ka nagalit kayo, ano, pastor? Ba't di ka na nag-church? Kasi gusto kong upuan dito, eh. Hindi ako pinaupo dito. Inunahan ako dito. Tapos, yun lang, yun yung dahilan. Oo, eh, gusto ko dun, eh. Patay. Sarili mo lang iniisip mo. Amen? Yan ang kalaban natin. So, dun tayo sa positive. So, sa Timothy dito, sabi dito, for I have no man like-minded, nabanggit ako nila umaga, no? Ibig sabihin, iniisip ni Paul, yun din iniisip ni Timothy. So, dapat ganun tayo. Who will naturally care for your state? Ang ganda, di ba? Kaya ako siya sinugo dyan. Itong si Timothy, kilala ko to kung parang pag-andyan siya sa inyo, ganun din naman ang gagawin ko eh. Kaya sinugo ko na siya dyan. Kaya sabi pa dyan, no? But you know the proof of him that as a son with the father, he has served with me in the gospel. Yan po ang magkakaroon ng harmony. Maglingkod ka lang. Eh, basta kulit nitong maglingkod ka lang. Sinabi ko, mag-memory verse eh. Ayaw naman, basta. Eh, lingkod ka lang. Gawin mo, ano mo siya, tawag dito. Akayin mo siya. Ma-inspire siya sa'yo. No? Ang hirap niya, ganyan din ako dati, alam mo ba? Hanggang ngayon, hindi. dati hindi rin ako memory kasi ang hirap eh. Ngayon, dami ko na. Very good ako lagi ka, pasto, di ba? Sino yung ganun? Sina Yesha dati. Kaya naman eh, di ba? Kaya yan. Serve with me in the gospel. And then, punta tayo kay Epaphroditus nga. Ito matindi. Dapat itong sumigat eh. Ang sabi dyan, last na po ito. 6 na ba? Ay, basa niyo po. Ready, go. Yet I suppose it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and companion in labor, and fellow soldier, but your messenger, and he that ministered to my okay, house. So sabi dyan, pinakilala si Epaphroditus, no? So, companion, muna, brother, so, ligtas yan, ha? Companion in labor, masipag, fellow soldier, lumalaban din. Hindi yung ibang, yung kapatid mo, sabi, ito, sinabi ng Bible, yung mga bakla na yan, dahil pinapatay, ganun. Hindi naman ganun. Eh, sinabi sa Bible pa, eh. Hindi, ano nga, sa halip na, ano tayo dyan, eh. Takot, eh, no? Gusto, siya lang yung ma-persecute, ganun, gusto mo? Ikaw na lang. Parang di ka fellow soldier nun. Talagang ano yun, kasama minsan yun. Amen? But your messenger, ibig sabihin, ang tindi nito pero sa naging messenger lang.
sa panahon natin ngayon, messenger, parang ano yan, mababang ano yan eh. Pero, depende sa message mo. Okay, may mga ano din na importante. So, ganun lang ang ginawa niya, no? Ipapodaitos. Pero kaya sabi sa kanya, pinakilala siya eh, pinakilala siya. Alam nyo ba? Kaya si Papodaitos, sabi, nagkasakit na ha, alos mamatay na. Ano yung pwedeng ano nun? Right, sa JJX, diba? Magpala yan, si Papodaitos, oh. Alos magkasakit kasi kailangan matapos natin to eh. Tapos basura pa yung hinakot. So, ang gagawin niya ni Paul, para gayahin natin yung kapatid, ano? So, itinaas niya ng konti. Amen? Itong gayahin niyo, muntik mamatay yan eh, oh. Natusok pa ng ano, ng pala. Ng piko pala. Kasi naman, syosyonga-syonga eh. Di ba? Hindi, kasi minsan ganun nga kasi pag andun yung ano mo eh, di ba? Gusto matapos to eh. Ay, talaga eh, nasal niyo pa. Kaya sabi niya dito, I said in there more carefully, when you see him again, you may rejoice. Okay? Kaya sabi niya dito, 29, receive him, therefore, in the Lord, with all gladness. Ang sabi dyan, hold such in reputation. Yun nga, huwag niyong asarin. Eh, syunga-syunga kayo. Eh, minsan kailangan ganun. Isa naman, ano, perfect muna. Gusto ko mag-doctorate muna sa pagpipiko bago ako magpiko. Hindi, minsan gagawin mo talaga yun. Si Stephen, nagpako yan. Kaya inano ko, ito, pako ka rin. Para makita mo, madali lang yan. Pero minsan, buti nga, hindi ka na ano. Ako, nung una kong ginawa yan, ano ako dito eh. Kasi gigil na gigil ka eh. May mga tools na ngayon dyan eh. Okay? Amen? Kaya yan, kaya napansin nyo, hindi naman kayo sa tinataas masyado. So, inaano ko yan, si daddy, ganyan. Pag tumutulong, yun ang gayahin natin. Amen? So, magkakaroon ng harmony. Kaysa naman, yung ibang church, ganyan naman ginagawa. Itinataas ito, kasi dahil anak ko to eh. Ito, next na pastor, ha? Bakit? Anong ginawa niya? Wala. Pero anak ko siya eh. Pangit, di ba? So, hindi magkakaroon ng harmony sa church pag gano'n. Baliktad. So, kaya yun, itaas mo yung doubt mo, yung taas. Di ko nga nabanggit dapat nga, another point yun eh. So, let us achieve harmony. Amen? Yung harmony, magandang, umbaga sa choir, magandang pakinggan. Sa church, magandang observe, magandang tingnan, mas maayos nating magagawa yung doubt at magawa. Amen? So, imagine nyo, lahat ng problema natin, may solusyon dyan. Pag nasa harmony tayo, parang isang maayos na choir, or naalala ko ito yung sasakyan. Ang bihira pala yung sasakyan na yan, no? Pag wala sa timing, hindi tatakbo yan. Ganyan na yung mga sasakyan yun eh. Sana tayo ganun, maayos ang harmony, amen? Let's pray. Lord, maraming salamat sa mensahe ngayong hapon. I pray na magkaroon ng harmony sa amin sa church namin. Kung meron man, nakikita kami, Panginoon, na mga signs na rin, na umiiral, Panginoon, ang carnality sa amin. At minsan gumagaya kami sa napanood namin, mga malakas mga kasal, mga walang konsiderasyon, mga inoon, sinasabi ni Paul kay Timothy, hindi iniisip ang kapakanan ng Panginoong Jesus. Iniisip nila puro sarili, Panginoon. I pray na masolusyon na agad namin. Tinuturo naman ng malinaw sa Bible yan, sa inyong salita. May pwede dapat magkaroon ng harmony at tinukoy namin yung mga dapat namin gawin. So I pray, ganun po Lord, from now on, ito po yung desire namin, magkaisa kayo ng harmony sa church. At kung kami, Panginoon, yung mga sinasabi dito na medyo kailangan mag-adjust sa attitude, Panginoon, patawarin po kami, but tulungan nyo kami na makita namin yung katotohanan dito, Lord. Mas importante na ma-achieve namin ang aming corporate goal, Panginoon, ang gawain nyo, Panginoon, ay mag-succeed sa soul winning and sa pag-alalit, Panginoon, disciples sa mga inyong mga anak. Salamat po, Lord, Panginoon, kayo pong magbasbas din sa aming Lord's Supper. Salamat po sa bilang namin na kayo pong malulati. In Jesus' name we pray.